ayon sa'yong kagandahang loob, mga sal... So, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo na ang kalooban naming Isaac at Abednego. Totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ginagawa ko? Tanong ng hari, inuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni na Sedrak, Misak at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos naming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrak, Misak at Abednego. Kaya inuutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Inuutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrak, Misak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Namanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong kalalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Misak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila ihagis sa apoy kaysa samba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malulhating pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat.
sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang puso matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyag ay aning gana. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tulay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakikita sa aking ama. Ginagawa namin iyon ang iyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." "Kung wala kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginagawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayo'y sinasabi ko lamang ang katotohanan ng naririnig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sabi ni Jesus, "Kung talaga ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo muna po ang lahat. Sa mga pagbasa natin ay maganda po natin bigyang pansin ho at diin. Unang-una po sa ating unang pagbasa, si Shadrach, Meshach at Abednego, kung titignan natin, pasaway. Naging pasaway po sila. Sa tingin ng tao at tingin ng hari, pasaway silang tatlo. Bakit? Kasi inutos ng hari na pag tumugtog ay sasamba sila sa ginawa niyang Diyos-Diyosan. At nasabi nila, "Parusahan niyo na lang ho kami."
Okay na lang po sa amin yung ganyang parusa kaysa sumamba kami sa ibang Diyos. Tapat kami sa Diyos, ang tunay na Diyos, sabi nila. At nagtiwala sila na ang Diyos ang mag-aadya sila sa kanila sa kapahamakan. Kaya ho, mababasa ho natin sa unang pagbasa at narinig ho natin na nagalit ho yung hari, pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Naging tapat sa utos ng Diyos na siya lamang ang sasambahin. Sa ating ebanghelyo, si Jesus ay kinakausap ang mga Hudyo. At dito sabi niya, kung totoong sumasamba ka, naniniwala kayo sa akin, pakikinggan ninyo ang aking aral at salita. At sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Kaya ho, tayo ho bilang mga Kristiyano at para ho sa atin dito ay mga deboto ng Poong Hesus Nazareno. Kung talaga tayo ay naniniwala sa Kanya, kung tayo ay may malalim na debosyon sa Kanya, tayo ay nakikinig sa Kanyang aral. At yan po ang binibigyan natin ng pangunahing importansya sa ating buhay. That is our first priority as Christians, na makinig sa aral ni Jesus. At mula o sa pakikinig sa aral ni Jesus, ang aral niya ay isa sa buhay natin. Yun po yung pakikinggan natin, ang kanyang salita. Hindi po yung kung anong maling turo maririnig ho natin. At sino ho ang nagpapahayag ng salita ng Diyos? Nakikinig tayo sa simbahan na nagpapahayag para sa atin at pinapaunawa at iniintindi para sa atin ang salita at turo at aral ni Jesus. Sa simbahan, ipinapahayag ho ang aral ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po, kung buo tayong naniniwala sa pong Jesus Nazareno, buo tayong nagdidibusyon sa Kanya at nais nating sumunod sa Kanya, nakikinig tayo sa aral at turo. Pinakikinggan, sinusundan. No? At sana po sa ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma ay mas maging matingkad sa ating loobin na mas makinig kay Jesus. Mas makinig sa salita ng Diyos na ipinapahayag ng simbahan. Makinig sa salita, sa tinig niya. At yan naman ho ang misyon ng simbahan. Akayin tayo kay Jesus. Yun ho ang misyon ng simbahan. Ipahayag ang kanyang salita. Kaya ho, hinding-hinding kakalimutan at bibitawan ng simbahan ang misyong ito. Kahit ano pa ang mangyari. Kahit usigin ho, hindi titigil ang simbahan na ipahayag ang katotohanan tungkol sa aral at turo ni Jesus. At tayo rin po bilang mga Kristiyano, unay nakikinig ho tayo. Pakinggan ang kanyang turo, pakinggan ang kanyang aral. Minsan, ang kanyang aral ay hindi madali ho para sa atin. Minsan ay medyo itcha-challenge ho tayo. Ganun naman ho minsan, hindi ho ba? Minsan ho, di ba, ang mga aral ng isang magulang, sina-challenge ang kanyang anak. Sa una ayaw, pero ang nais ng magulang ay dalhin ang kanyang anak sa kabutihan. At ganyan din po ang aral ni Jesus. Minsan ho, challenging para sa atin. At minsan ho, ay talagang may mga kailangan tayong talikuran. Pero nais
ng mahal na pong Jesus Nazareno na akayin tayo sa katotohanan at buhay. Minsan hindi humadali. Minsan may konting challenges sa aral at turo niya. At sana po maging bukas tayo sa kanyang aral at turo. Nang sa gayon, buong puso tayo makasunod sa kanya. Siya na katotohanan. Si Jesus ang katotohanan at siya ang ating sundan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ang walang hanggang pinagmumulan ng katotohanan. Kalayaan at lakas, hilingin natin sa Diyos. Naloobin niyang matamu natin at ang lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin. Ang ating itugon, Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labis na pagpapahalaga sa sarili, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pag-aabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa naway makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naayon dito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din ang layunin aming sambahin ang ngalan mo upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Sa pawang nais mong tubusin ng Mesiyas, sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagmamahal ng Diyos, sino ang magkahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi na ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas nang libong sakit. Oh. Purihin ka.
sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin, kami iyong binibigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kalooban mo sa aming pagkatig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.